Welcome to Fukuoka! Hi guys, welcome back to another vlog. For today's video, pupunta tayo sa pinakapaborito nating bansa sa lahat, ang Japan. But this time sa Fukuoka tayo pupunta, guys, kaya super excited ako dahil alam niyo naman na Japan ang pinakapaborito nating bansa sa ngayon. And yung Fukuoka, guys, is nasa babang part ng Japan. So Tokyo, Osaka, Fukuoka. Pag titingnan ko yung mapa ng Japan, para siyang Cebu eh pag kinompare mo sa Philippines. Super excited ako, guys, dahil pangalawang beses ko nang pupunta ng Fukuoka. Nung first time ko doon, kasama ko sina sis and brother-in-law, and nagustuhan ko yung Fukuoka kasi napaka-laid back ng vibes niya. Hindi siya kasing bilis ng Tokyo and Osaka. Malayo siya, guys. So today's a rainy Friday. Papunta na tayo ng Naia Terminal 3. I'm all by myself. Ako nagda-drive, guys, kasi walang maghahatid for me. Si sis ay may pasok, si brother-in-law naman ay may inaasikaso sa business. Si papa naman ay nasa bahay kasama si mama, kasi sila ang nagbabantay kay baby pag may pasok si sis and pag may business si brother-in-law. Kaya I'm all by myself. Ako na lang ang magda-drive sa sarili ko papunta sa airport. And magpa-park na lang tayo sa Naia Terminal 3. Doon natin iiwan si Tokyo. So yun lang, guys. Samahan nyo ako sa Fukuoka trip na ito. I'm super excited to travel to Japan again with you guys. Kaya samahan nyo ako and let's go to Japan. Yan na, nandito na tayo, guys, sa Naia Terminal 3. Ngayon, let's figure out paano tayo pupunta sa Naia Terminal 3 parking, no? Since first time ko magpa-park doon. Ayan, may signage naman pala. Parking. Mahirap pag hindi mo alam, no? Sige, dito tayo sa baba. Okay, another signage. Ayan, multi-level parking. So, dito ang daan sa arrivals area pala. Ito na, papasok na tayo, guys. So, ayan yung entrance. Pero sabi nung guard, ako yata yung huling pinapasok nila kasi puno na. Ang swerte natin at nakapasok tayo. Overnight parking, proceed to level E. Ito na, guys, overnight parking. Apparently, kapag overnight parking pala dito sa Naia, kailangan dito sa level E, sa pinakataas pala talaga. So, ayan, nandito na tayo sa pinakatuktok. Kunin na natin ang ating maleta. There! So ito lang dala natin, isang blue maleta tapos yung bag na hand carry natin. Magaan lang to, guys. Halos wala nga laman to eh. Yan o. Kaya ko nga siyang bit-bit ng isang kamay lang. Tapos yung hand carry natin. Okay, bye Tokyo. Dito ka muna. Balikan kita. Sorry kung maaarawan ka dito pero wala. Ganun talaga. Ayan na, let's say goodbye to Tokyo, guys. Tinaas ko na rin yung wiper niya kasi nakita ko yung mga katabi niya nagsitaasan, so ginaya ko lang din. Bye Tokyo! I'll see you on Monday! Diyan tayo nakapark, guys, so tapos ito na yung entrance. I guess mag-elevator na tayo dito. Ayan, papunta tayo ng LD, departures. Yun, we're here na sa departures. Okay, we made it to the check-in counter, guys. Naka-online check-in na tayo, so doon tayo pipila. Ayan, guys, Fukuoka. Dito daw tayo, so mas mabilis yung pila dito, guys, online check-in. Tignan nyo, mas konti yung tao. Diba? Ito na, guys, backdrop na tayo. Walang tao, tayo na next, so mabilis lang. Kaya maganda talaga pag nag-online check-in kayo. Got our boarding pass, guys, ganun lang kabilis. Wala pang 5 minutes kapag check-in tayo. So yun ang tip ko sa inyo, mag-online check-in kayo. May special lane dito sa airport, napakabilis lang. Nandito tayo sa immigration, guys, walang masyadong tao. Pansinin nyo, wala na yung mga departure card na papel, kulay green. So dito na kayo magre-register ng e-travel. Ayan. Pero naka-register naman na tayo. Okay, we're here sa immigration. Pila na tayo, guys. Konti lang naman. Alright, and just like that, lusot na tayo sa immigration, guys. Super bilis lang proseso. Check ko mamaya. Upo na muna tayo sa boarding gate natin kasi in 20 minutes or 30 minutes, mag-board na tayo. Here's our gate, guys. Gate 107.
konti pa lang yung tao, no? Pero in a few minutes, umuboard na. So baka konti lang yung lilipat. Ayun na yata yung plane na sasakyan natin. Alright, we're here na sa boarding gate, guys. Alam nyo, napakabilis na ng proseso dito sa airport. Kudos to Mia and sa Bureau of Immigration. Super bilis. Dumating ako ng parking around 12:50 or basta before 1 o'clock. And alam nyo, guys, pasok ako ng check-in counter. Mabilis kasi naka-online check-in ako sa immigration. Sobrang bilis. Wala pa yatang 10 minutes na pila. Tapos na ako sa immigration. Airport security check, super bilis lang din. And sa boarding gate, parang simula sa check-in counter, guys, hanggang dito sa boarding gate ko, less than 30 minutes ko nakuha. Super bilis lang, diba? E, 2:50 ang flight natin. Magpapaboard ng around 2:10 or 2 o'clock. Tingnan nyo, guys, 1:40. Andito na tayo. So, naghihintay na lang tayo ng flight going to Fukuoka and for a change. Kaya, nagfrutas tayo, diba? Hindi tayo nagkape, guys. Kasi, kagaya na share ko nakalaan, binabawasan ko yung intake ko ng caffeine. Healthy-healthy, mango and carrot juice. By the way, hindi na pala naganap nung Visit Japan web. Kasi before, yung mga tips natin sa Japan, nag-register pa tayo dun, diba? Tapos kukuha ng QR code. Ngayon, wala na. Even vaccination certificate, hindi na hinihingi. Tignan na lang natin mamaya paglapag dun sa Japan kung ano yung hingin sa atin. Pero dito sa Manila, wala na. So, yun lang, guys. Balikan ko kayo mamaya. Maghintay na lang tayo mag-board. Tapos, Fukuoka na. I'm super excited. Yun, guys. Time to board na Fukuoka. May na yung plane na sasakyan natin, guys. Let's go! This document is a must-have whenever the choices are birth certificate, passport, SSN ID card, and congratulations. The right answer is passport. Thank you, everyone. Tingnan nyo, guys, ginamit ko na agad yung pouch na napanado na natin from Cebu Pacific. May dala na akong yen kasi hindi yung mga natira pa natin sa last Japan trip natin. Fukuoka, Japan! I'm so happy to be back here after 4 years. Nung time na nandito kami, guys, it was winter, January, super lamig. Pero ngayon, summer kasi ngayon, so mainit dito. Parang Pinas weather. So ito na yung nilalakad natin ngayon, guys. Papunta tayo ng passport control and immigration. Ngayon na, guys, welcome to Fukuoka! Okay, nasunta tayo sa immigration, guys. Baggage claim na tayo. Hindi pa rin yata pwede mag-video dito, later na lang. Sumbagahin natin, guys. Oh. Ba talaga ang Japan? Grabe. Ayan. Okay, guys. Since nakuha ko na yung bag, kailangan pala natin mag-fill out ng customs declaration. Ayan. Bago tayo lumabas. Although wala naman ako i-declare. Alright, nakalabas na tayo, guys, dito sa arrivals ng Fukuoka Airport. Ayan, maliit lang siya, guys. The next thing we'll do is mag-withdraw tayo ng pera. Although may dala na tayong pera, pero hindi sapat yun. Sobra lang yun sa mga previous Japan trip natin, di ba? So, hanap tayo ng ATM machine. Bago pala tayo mag-ATM, tingin na nga tayo dito, meron silang prepaid SIM and global wifi. Tanong natin. Hello, how much SIM card? Data SIM, okay. I only need 4 days data. Okay. I think I got the 27 only. Okay, may internet na tayo, guys, for 2,700 yen. Ngayon, mag-withdraw na tayo ng pera. Dito daw tayo mag-withdraw behind the escalator ang ATM machine. Yun. Dito sa Japan, guys, dito ako nag-withdraw sa 7 Bank. Parang dito na ako nasanay. Ayan. Okay, so ang ginagamit ko, guys, is BDO debit. Ayan. English. Welcome. Wow, na-miss kong pumalinig yung irishaymase, ah. Ayan na. Withdrawal. International transactions fee. You may be charged. Multiple 1,000 Japanese yen notes. Savings. Please enter your PIN. Confirm.
50,000 Japanese yen. Correct. Yan, 7 bank. O, ayan guys, cash withdrawal 50. Itong exchange rate, converted amount is this one. So, dito tayo sa Japanese yen. And our cash! Yay! Dito pala sa Fukuoka Airport, pwede kayong mag-store ng locker. Ayan yung mga price nila guys. 600 yen, 500 yen, 300 yen. Alright! Tapos na tayo guys mag-picture. Buhay content creator. Hindi ka lalabas talaga dapat agad sa airport. Mag-shoot ka pa ng content, picture, video for TikTok and Instagram and YouTube. Anyway, ito na yung access guidance from International Terminal. Pakita ko sa inyo. Ayan o. Ah, okay. So, ito yung ano, pwede mong sakyan. You are here. O, diba may instructions na? Susundan mo lang siya, guys. Ito yung bus ticket. Bili tayo ng bus ticket. The bus ticket machine is out of service. So, hindi ko alam. Paano tayo sasakay? I guess, sakay lang tayo ng shuttle bus papuntang domestic terminal. Tapos, magte-tren tayo to Hakata. Kaso gusto ko mag-bus eh, kasi maganda mag-bus guys kasi makikita mo yung view. Sige, magtanong tayo sa tourist information. Hello, it's me again. How do I take the bus going to Hakata Station? Ano, bus? Okay. How about train? Can I see you? Okay, thank you. Okay guys, apparently wala na yung bus so baka nag-last trip na ganun. Kasi 8:47 na dito ng gabi sa Fukuoka. Pero 7:47 pa lang sa Manila. Japan is 1 hour ahead, diba? So we'll take the shuttle bus going to the domestic terminal. Tapos magte-tren tayo. Yan na, palabas na tayo guys. Hindi ako sanay na mainit dito sa Japan. Lahat ng previous trips natin sa Japan guys, malamig. Ngayon ang init, wow! Ito na ba yung bus stop number 1? Ah, ito na nga! Okay, sasakay na tayo dito. Ayan o. Made it sa domestic terminal guys. And hindi ko alam kung saan tayo dadaan. Sunod lang tayo sa mga tao. I'm sure ito na yung papunta sa subway station. So ito na yung labas ng Fukuoka guys. So tignan nyo, dito pa lang sa airport. Mapapansin nyo na hindi ganun karami yung tao. Yung mga tao hindi nagmamadali. Ayan, subway airport line pa lang. I met subscribers here sa Fukuoka. Hello! Nice to meet you. Ingat kayo. Tara na guys, baba na tayo sa subway. So excited. Every time I'm here in Japan, na-excite talaga ako guys. Kahit na paulit-ulit na Japan, nakaka-excite pa din. We made it sa subway station guys. Ngayon, hindi ko alam kung bibili ako ng ticket or mag-reload na lang tayo kasi dala ko yung Suica card ko guys na ginamit natin sa Tokyo. Actually, dala ko rin yung Ikoka pero hindi ko alam kung nasaan. Ito yung Suica natin, no? Remember, gamit natin sa Tokyo guys. So, baka i-reload na lang natin to or bibili tayo ng card nila. Tignan natin. I guess meron din silang sariling card guys. So, Hayakaken. Diba? Alam, gusto ko ng Hayakaken. O, oh, ito guys. English tayo. Subway Adopt. I guess ito IC card. Yun, okay. IC card. A named card naman tayo para maiba naman. Personal information, agree? I'm adult. Okay, enter your name. JM. Okay. Bankisyo. Okay. Mail. Please input the following order. Ay, wala akong telephone number. Please touch the item of your choice. 500 yen is included as deposit. Dito tayo sa 2,000 yen. Okay, bayad na tayo guys. So, meron tayong 5,000 yen. Yung natira pa natin sa Nagoya trip. Ayan o. Receipt. Yee-hee! Please take your card and pay.
Meron na tayong Hayaka Ken card. Yay! Tapos may pangalan natin. O, diba guys? Meron na tayong Hayaka Ken. Para sa mga bago sa channel na ito, nagkukulik ako guys ng mga ganito, train cards ng iba't ibang country. So, meron na tayo sa Japan ng Aikoka card and Suica card. Let's go! Pasok na tayo. Okay. Tap. Ayan, Subway Airport Line. Ito tayo, escalator guys. Ayan na. Platform 1 tayo guys, to Minohama. 9:28. Grabe, 9:30 na dito, no? Pero sa Pinas time, 8:30 pa. Ayan. Dito tayo sa Platform 1. So, 2 stops away lang. Nandito tayo sa Fukuoka Airport. Papunta tayo dito sa Hakata. Sumakay naman sila lahat. So, sasakay na rin ako, guys. Platform 2 pala. Okay, baba na tayo, guys. Kami sa Japan, ng subway. Get na tayo. 2 stops away lang ito guys from the airport station. Okay, let's exit. Although, hindi ko alam kung this is the right exit. Basta central ticket gate siya. Tignan na lang natin. Yan yung load natin. 260 yung pamasahe. Tayo sa Central Station. Nako, isang malaking station siya na maraming connect-connect. Parang Shinjuku. Ayan o, may JR9 din. Ayan pa, malaki pa dun. But before that, mag-snacks muna tayo guys. Nagugutom na ako. 9:30 na ng gabi ngayon dito sa Japan. Bili muna tayong snacks sa Family Mart. Kakamiss naman ang Family Mart ng Japan. Let's buy onigiri guys. At ako'y nagugutom na talaga. What's this? Tuna, okay. Ito rin, bill tayo nito guys. Famichiki. Ngayon na guys, binibili natin. Alam niyo ang bait niya. Nakita niya kasi ang dami kong barya dito, di ba? Sabi niya, i-change daw niya, di ba? So thoughtful. Okay, labas na tayo guys. Although I'm not sure if this is the right exit papunta sa hotel natin. Okay, labas na tayo guys. Tabi muna tayo sa tabi kasi kakainin ko yung Famichiki and Onigiri. I guess this is the central station na yun. You remember yung Rakuten, yung SIM card natin sa Nagoya Vlogs. Hanap tayo ng matatabihan dito. Oh, central station nga to guys kasi tignan nyo, oh, JR Hakata City. Diba, sikat yan dito. Maraming nagpipicture dito. Dahil dyan, magpipicture din tayo mamaya. Grabe guys, tignan nyo naman. Pawis ako. Hinubod ko na yung polo ko. Dahil hindi ko na kaya magpanggap. Kita nyo, ang init. Pawis na pawis. Pero guys, ang saya-saya ko dahil nakabalik ako ng Japan. And ang first order of business natin ay Famichiki and Onigiri. Although I'm not sure if I can eat here dahil nasa kalagitnaan ako ng Hakata Station. Ayan o, JR Hakata City yung nasa likod ko. Kung alam kung makakakain ako dito kasi syempre nakakahiya, diba? Kung ako lang yung kumakain dito sa harap. Ayan guys, ang Hakata, tignan nyo. O, diba? Hindi siya kasing dami ng tao sa Osaka and Tokyo. Hindi rin siya ganun ka-fast-paced na lahat nagmamadali, ganun, lahat ng tao, tumatakbo. Dito, it's a very chill lang, laid back, ganun. Yan ang mga term na maririnig nyo guys na sa the rest of the Fukuoka vlogs. Anyway, hanap tayo ng spot kung saan tayo pwedeng kumain. Okay guys, tumabi muna ako dito sa gilid. Kain tayo ng onigiri. Mmm, namiss ko to. First order of business in Japan. Mmm, sarap talaga ng Famichiki guys. The best combo ever. Alam nyo guys, na-search ko na sa Google kung saan yung hotel natin. Ang hotel natin guys ay APA Hotel. First time ko makapag-stay sa APA Hotel. So gusto ko na talaga mag-stay doon kasi lagi ko siya nakikita dito. Like everywhere, merong APA Hotel. So ang APA Hotel na check-in na natin ay APA Hotel Hakata Eki
Chikushiguchi Central. So, pag dinirection mo siya, 8-minute walk siya from here. So, papasok ulit tayo dito, pupunta tayo sa kabilang side. Let's go! O, diba? Balik ulit tayo sa nilabasan natin, guys. Sabi sa inyo, hindi ako sure eh. So, papasok ulit tayo dito. Kaya na, dito na tayo sa kabila. Ayan nyo guys, so, Hakatan, yun. Parang tinapay. Anyway, ang daming distraction, no? Hey, nakalabas na tayo sa kabila. O, pag ganito tayo. Tignan nyo guys sa Fukuoka, oh. Diba? Walang masyadong tao. Ayun, nakita ko na yung APA Hotel, guys. Ayun, oh. Sumisilip. So, dyan tayo mag-check-in. Diba? Napaka-chill dito, guys, sa Fukuoka. Chill lang tayo dito sa Fukuoka, Japan. Inubad ko na ang aking polo dahil mainit na yung init levels sa Pampinas. Pero mahangin-hangin naman. Okay, patawid na tayo guys. Pero walang number. Ayun na, nagbiblink na. Let's go! Ayun, tinatawid natin guys. So, yan ang Hakata. By the way, hindi pala ako nag-check-in dito sa hotel na to kasi baka madagdagan tayo ng Toyo. Char! Daan tayo ulit ng Family Mart dito guys. Nakalimutan akong bumili ng drinks. Para na ako nahihirinan sa kinain ko. Oh guys, alam niyo na siguro kung anong first order of business natin dito, no? Ang ating Pilkul or Pirukuru. Our favorite. Guys, ito na ang first order of business natin dito sa Japan. Siyempre, ang ating favorite drink na Pilkul or Pirukuru, Pilkul. How do you call this? Basta, ating favorite. Lagi nyo akong tinatag sa Instagram, guys. Happy naman ako para sa inyo na natatry nyo siya. So, itong pinaka-hashtag JM recommends ko dito sa Japan. Try nyo to, guys. Sarap. Sarap talaga. Grabe, ang dami nating stopover. Inabot na ako ng alas 10 dito sa labas. Kakain pa tayo ng ramen, guys. Sana maabutan pa natin. Halika na mag-check-in na tayo. Yung ramen na kakain na natin, guys. Yun yung ramen na nakain ko dito sa Japan na pinakamasarap sa lahat. As in. Ito yung nilalakad natin, guys. Napakatahimik. O, diba? Ang sarap dito sa Hakata, Fukuoka. May APA Hotel, guys. Kaso west to eh, doon yata tayo sa central eh. Actually, may choice eh kung west or central. Pero ang napili ko ay central. So doon yata tayo sa kabila. Ayan na guys, ang APA Hotel Central. 338. Dito tayo, let's go. Ang social dito guys, machine ang pang check-in. Hello. So, ito na yung card key. Ang social, diba? Machine. Okay, here na tayo guys. 1242. Hello, we're finally here. Tinatanggal ko na yung shoes ko guys. Pero sabi ko, wag pala muna dahil kakain tayo ng ramen. Mamaya na tayo mag room tour. Labas na muna tayo. Kasi according to Google, hanggang alas 12 lang yung kainan ng ramen. 10:24 na. So tara, labas tayo. Okay guys, we're out. It's 10:29 na ng gabi dito sa Fukuoka, Japan. Another APA Hotel na naman guys. Oh. So tatlong APA Hotel sa isang street. Grabe no? Init. By the way, 9-minute walk lang siya. Yung ramen place na pupuntahan na. Ganda ng hotel na nakuha natin guys. So, ang lapit lang sa Hakata City. Few minutes walk lang. Yung kakainan natin, malapit lang din. Tignan nyo yung nilalakad natin guys. Nakaka-relax, di ba? Agree ba kayo? Ano kaya to? Parang karaoke club? Lounge? Ganyan? Mga nag-work, tas dito sila. Gumigimik-gimik. Tama ba itong dinadaanan ko? I guess so. Yan, nakalabas na tayo sa kanto guys. Pagkanan, dyan yung Hakata City Terminal Central Station. So, kung papupunta kayo sa Hakata Iso, i-google nyo lang guys, pero dito ang daan. Lalakarin lang natin, dire-diretso pa ganun. Okay, mali pala. Guys, ano ba? Ang dami natin ligaw moments. O, ayan ulit yung Hakata. Dito tayo liliko. Ay, daming ligaw moments. Tapos kakanan dyan, tapos dire-diretso na. Ayan, kakanan tayo dito.
Tapos, dire-diretso na dito. Tignan nyo yung nilalakad natin, guys. Walang katao-tao. And tignan nyo yung kalsada. Napakalinis talaga sa Japan, di ba? Tignan nyo. Uy, mga ganitong poste-poste, ang linis. Yun na, malapit na tayo. Natatanong ko na, guys, ang ramen shop. Init-init, pero ilalaban natin yung ramen, di ba? Tignan nyo, guys, voice-to-voice na ako. Pero laban lang. There is the ramen shop. Nakita nyo, guys, may pila sa labas. Lagi yan. The last time we were here, kapila din kami dyan. Tignan yung haba, oh. Because this is by far the best ramen talaga for me, guys. Ang Hakata Iso. Nakakatawa, guys, kasi nagpa-vlog ako, diba? Yun sa harap ko, na foreigner. Umiiwas na takot yata sa akin kasi bigla ako nagsalita. Eh, ako lang mag-isa, diba? Tapos nakaharap ako sa cellphone ko. Behave na tayo. Naalala ko, guys, nung kami nila sis, nakapila kami dito. Alam nyo ba, ngatog na ngatog kami kasi halos nagsusnow dito noon. As in, ay gusto na namin pumasok sa loob kasi dito sa labas, super lamig talaga. Namiss ko lang, guys, kasi ngayon, tagaktakang pawis natin. Dibale, pagbalik natin ni Papang dito sa October Puhon, bago mag-expire yung visa niya. Balik tayo ng Japan, yun siguro malamig-lamig na yun kasi autumn na yun. Ito lang yung loob niya, guys, so maliit lang, no, kaya mahaba yung pila. Pero super sarap talaga yung masin. Ito, guys, hanapin nyo to sa Instagram ko. Makikita nyo, may picture ako dito. Naka-red ako na coat. Pag nahanap nyo, guys, sa Instagram, comment down below kayo sa video na to. Pasok tayo to order. Ayan, order na tayo dito, guys. So, ayan, may English naman. So, parang gusto ko yung topping all. Ayan, o. Oh. Titignan mo siya dito. Ayan. So, mahulog ka muna ng pera. 1,100 yen. Ayan, pag may 1-1 na, pipindot ka lang dito. Tapos, kukunin mo yung ticket. Ayan. Labas na ulit tayo kasi nakapila pa tayo eh. Okay, this is our pwesto, diba? I like this pwesto for my introverted self, diba? Ayan yung kitchen nila, guys, maliit lang. Ayan, guys, mauko na tayo. Ang sarap ng malamig na tubig. Sobrang rich ng broth. As in, lasang-lasang matagal nakabatag yung pork. Ganon. Sobrang rich ng broth niya. Ito yung gusto ko sa Hakata ramen. Sobrang lasang-lasa mo na lumalasa yung pork doon sa broth. Tapos yung noodles nila, tamang-tama lang. Not so soft and hindi rin masyadong matigas. And itong pork, guys, super sarap nito. Okay, nakalabas na tayo, guys. Grabe. Ito talaga ang pinakamasarap na ramen na nakain ko dito sa Japan. Sa lahat-lahat ng ramen na nakain natin, guys, ito talaga. Kahit nung before pa eh, na nagpunta tayo ng Osaka and Tokyo, alam ko na babanggit ko na parang ito pa rin ang number one sa akin, di ba? Hanggang ngayon, guys, number one talaga siya sa akin. Napakasarap. So, kung pupunta kayo ng Fukuoka and Hakata, guys, don't forget to try Hakata Iso. Now, maglalakad na tayo pabalik ng hotel. 11:30 na ng gabi. Oh, ito yung kanto, guys. Oh. Tignan nyo, napakatahimik dito sa Fukuoka. Ayun yung Hakata Iso.
Pabalik na tayo ng APA Hotel. Dito tayo dadaan. Diba guys? Parang ako na lang yung naglalakad sa gabi. Ay, ang sarap dito sa Fukuoka. Ito na yung Hakata Station guys. Sa kaliwa. Pero dito na tayo dadaan kasi may shortcut na dito papunta sa APA Hotel. Diba? Walang katao-tao. Tawid na tayo. Sarap maglakad dito guys. Oh. Walang tao. Milang. Tingnan nyo guys, ako lang mag-isa naglalakad dito, ang dilim. Pero for some reason, hindi ako natatakot. Tapos tingnan nyo, napakalinis oh. Kasi sa atin to guys, kunyari maglakad ako sa ganito, medyo takot, di ba? Sarap talaga sa Japan guys, tingnan nyo, napakalinis. Super, oh. Focus natin yung mga daan na malinis. Grabe po, isa ko guys. Tingnan nyo yung mga nagtatrabaho guys oh. Uso dito yung kapag nagbabar sila, tapos uwian na, alam mo yung umi-stop sila sa harap ng store. Tapos nagpapaalam sila, nagbabaw sila, nag-nice to meet you, ganun. Uso talaga yun, parang yun ang napansin ko dito. And napansin ko rin guys, nagmamantika na naman ako. Ayan na yung Hakata Station. Ano to, karaoke kan? Ayan o. Sige, dito na tayo maglalakad. Kasi shortcut papunta sa APA Hotel to. Oh, ito yung parking na automatic oh, 'di ba? Amazed na amazed ako guys, no, pasensya na kayo. Alam niyo naman pag Japan, lahat ng sulok. Amazed na amazed ako. Kahit na yung mga ganyang kalye lang na tabi-tabi pero napakalinis. Okay, ito na ang APA Hotel. Ito na ang hotel natin, guys. APA Hotel Central 338. Tingnan yung taas niya oh. APA Group. Sikat na sikat to guys dito sa Japan. Like kahit saan ka magpunta, makakakita ka nito. Pasok na tayo. Ito na guys. Nasa 12th floor na tayo. Ganito pala itsura ng APA Hotel. Tingnan nyo sa gitna. Oh, taas oh. Grabe. Ayan pa. Sige, dito tayo. 12:02. Mag-room tour na rin tayo guys. Kasi hindi ko kayo na-room tour kanina sa sobrang pagmamadali natin. Yeah. Okay, nandito na tayo sa room. Bigyan ko kayo ng mabilis na room tour. Ito yung pinto natin, guys. May hangiran ng mga coat dito. Carpeted siya yung shoes natin. Tingnan natin yung toilet. Ganito yung standard na room ng Japan, no, guys. So, ayan ang ating automatic na toilet. Tingnan nyo, guys. May mga pindutan. Ayan. Tagahugas ng something. Tapos, dito tayo maliligo. May bathtub. Tapos may mga toiletries. Oh, tingnan nyo guys, oh. Drinkable. Nice, di ba? Tapos ito na agad yung room natin, guys. Ganyan lang siya kaliit. So, double bed. Tapos may space pa dito. Ito yung TV natin. Ayan, oh. Information siya. No? Comfortable naman, guys. Ay, ang cute. Ang sweet naman. May pa-origami. Thank you so much, APA Hotel. Kasi ito yung control ng aircon. Tapos, ito yung mini table. Ayan, may initan ng tubig, may free water sila. Tapos, hotel information. Pwede mag-order ng Domino's Pizza. Meron tayong mini ref dito, guys. Tapos, blower. Ayan. Tapos, coffee, tissue, trash bin, indoor space, clothing, tobacco, restroom. Ah, okay. Deodorant spray para sa room. This is me. Haggard na. So, this is our room, guys. Maliit lang siya, pero I'm loving it. Kasi, ang linis niya. Walang bakas ng dumi, alikabok, walang ganun, guys. And, halos ganito din yung tinuloy natin sa Nagoya, di ba? Pero, I guess, mas maganda to. So, that's it for our day one here in Fukuoka, Japan. Alam nyo, sobrang saya ko na nakabalik ako dito sa Japan, guys. And, we're exploring another prefecture, which is Fukuoka Prefecture. Although this will be a very short trip again guys, hanggang Monday lang tayo. Dahil alam nyo naman, we are a corporate employee and may pasok tayo. Nag-leave lang ako ng Monday guys, para at least diba, medyo mahaba-haba naman kasi parang super bitter pag Sunday tayo uwi. So, hanggang Monday lang tayo guys, mag-explore ng Fukuoka. Pero huwag kayong mag-alala kasi, diba, at least it's something to look forward to na babalik ulit tayo para mag-explore ng iba pang lugar. So, habang nandito tayo, enjoy natin ang Fukuoka guys and abangan niyo yung mga susunod na vlogs natin dito sa Fukuoka.
So, i-end ko itong vlog na to, guys. Again, wala naman ng requirements ang Japan. Hindi na lang hingi ng QR code ng Visit Japan web. Hindi na lang hingi ng vaccination certificate. Wala nang ganun, guys. Pero, syempre, maganda pa rin na mag-prepare din kayo, lalong-lalo na ang travel insurance. So, kung gusto nyo mag-book ng travel insurance, guys, pwede kayo mag-book sa pinagkukuhanan ko palagi ang Safety Wing. Nasa description box and nasa comment section yung link. And, for Klook Activities, meron na tayong discount code, guys. Kung gusto nyo mag-book ng mga activities hotel sa Klook, use the link below sa description box and sa comment section and gamitin niyo yung code ko na JM Bankisho to get 5% discount on Klook activities. So yun lang, guys, maraming salamat sa pagsama sa akin sa another travel vlog na ito. Bago ko yung end itong vlog na to, please follow me on my social media accounts. It's JM Bankisho sa Facebook, at JM Bankisho sa Instagram, and at JM.Bankisho sa TikTok. Follow nyo rin ako sa TikTok, guys, kasi nag-upload din ako ng mga videos doon. Kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please pakilike nyo naman and subscribe kayo sa channel ko and hit that notification bell para ma-notify kayo every time na magkakaroon tayo ng bagong upload. Maraming salamat pala, guys, dahil na-hit na natin ang 100,000 subscribers sa YouTube. Hindi na ako nakapag-countdown, guys, kasi nung time na yun busy ako and pagod din ako nung gabi na yun kasi gabi na tayo naka-hit ng 100,000. But nevertheless, salamat sa inyo, guys. Nag-post naman ako sa YouTube, sa Instagram, sa Facebook ng pagpapasalamat sa inyo at kay Lord, syempre, dahil naabot natin itong 100,000 YouTube subscribers. So yun lang, guys, pahinga na tayo and I'll see you on my next Fukuoka vlog. Bye!